My name is Ente, one of the surgeon here at ICM University. And pwede mo kayo familiarize ng mga glasses na makikita nyo sa AMD Laboratory at sa Bart Lab. But before that, let me define the parts of the glass. Or made of the base or the hood, the stem, and the bone or the body. May mga types din po or kind. The first kind ay yung tumbler or base glass. Good example ng tumbler or base glass ay itong hybrid glass. Ang tumbler ay may two kinds din po. Meron tayong highball and lowball. Example of highball are the highballs, of course, the Collins, and the zombie. And the example, the big example of lowball is the shot glass, the juice glass, and the black glass. Next type of glass is what's called the stem glass. Stem glass is composed of the body, the stem, and the bone. The third type of glass is the putty glass. The good example of putty glass is the sherbet glass. Base, bone. Base and bone lang. Another example of putty glass is the putty pilsner. Base or foot, then the body or the bone. The third kind of glass, or the third type of glass is the mug. An example is the Irish coffee mug and the beer mug. Okay? Ngayon, isa-isa na natin. Papangalan natin yung isa-isa yung mga glasses. Start natin yung pinaka-common, which is shot glass. Shot glass is used to hold or measure spirit or liquors. Dito rin ginagamit yung mga tequila shot, ginagamit yung parang tequila shot or sa vodka or whiskey shots. Iba yung shot glass sa jigger glass. Yung jigger glass kasi two vessel siya. Ang equivalent ng jigger is 1.5 ounces. Samantalang ang shot glass is 1.25 to 1.5 ounces. Next natin ay yung ito yung wala ay ginagamit as shooters. Hindi lang po sa mga kill shot or sa mga bolt shots. Next natin is the cordial glass. Cordial or liquor glass. This is used to serve after dinner drinks. Ginagamit ito para for shooters din. Tapos, as a touch of elegance din. Next is the rat glass. Rat glass is used in serving spirits tulad ng whiskey or scotch. Hindi, meron ng scotch on the rocks. So, yung iba ginagamit ito sa mga cocktails din. Parang hindi nyo makalimutan, dito na lang yung scotch on the rocks. Zombie glass. Zombie glass ay commonly makikita sa mga bars. This is made for use for zombie drinks. Yung drinks na composed ng fruit juice, rum, and liquors. Isa, ito ay intended for zombie drinks. Pero depende pa rin po sa management kung saan pwede gamit ito. Next is the Collins glass. Ang Collins glass ay used din para sa mga cocktails. Sa mga Long Island Iced Tea, sa Tom Collins, or sa John Collins. From the name,
plain silk na po siya. Next natin is the highball glass. Highball glass, serve din siya para sa mga cocktails and mixed drinks. Lagi itong ginagamit or 90% yung gumagamit dito for their drinks. Pwede din sa mga cocktail drinks, mga Long Island iced tea. Ang kung i-differentiate mo siya, yung mga tumbler, dito ka maliligit. Sa highball, sa zombie, at sa Collins. Yung Collins, narrow siya, pero tall glass. Samantalang yung zombie, manipis, narrow, tall din siya, pero manipis pa. Saka yung base niya, manipis. Parang mababasag na siya. Pag tinitik mo. Samantalang yung highball, malaki rin yung base, pero wide yung rim niya. Actually, yung Collins, kasya sa highball. Kuha nyo? Next natin is brandy glass or cognac glass. Ito ng footed. Kaya, ganito yung design para daw ma-warm yung alcohol drinks. Parang katulad ng red wine. Kaya pag ino ito, iwawang muna kasi i-enhance niyo po yung flavor ng drinks pag na-warm siya ng